Hello mga love! For today's vlog, samahan niyo akong maghiwa ng 16.8 kilos na talakitok or mamsa. Nagpatulong pa talaga ako kay Palong sa pagbuhat nito papunta dito sa May Sangkalan dahil sobra kita nakabugat. Sobrang tuwa ako dahil may dala si Uncle Bubong na malaking isda sa bato. Marami na din kasi yung naghahanap ng ganito kalaking mga isda na hinihiwa ko. At nakailang balik na sila pero wala pa rin. Bali, tatlo pala itong dala ni Uncle Bubong. Yung dalawa ay mga nasa 2 to 3 kilos yung timbang. Itong malaki yung tinuha ko kasi yung dalawa ay sa isa naming kasama na nagtitinda din ng ganito at naghihiwa rin ng mga malalaking isda. Meron din akong kinuha ng mga tuna, mga nasa 2 to 3 kilos yung timbang. At bago ko hiniwa itong malaking isda natin, naghiwa na ako ng dalawang tuna dahil meron nang bumibili at naghahanap. Maya-maya lang dumating yung suki namin na naghahanap ng isda sa bato. Pero yung maya-maya or lagaw or sagisi yung hinahanap niya. Pero dahil wala ako noon, ito yung inoffer ko sa kanya. Noong una, hindi pa siya makapag-decide dahil ibang isda yung pinabili sa kanya. Pero nung tumawag siya sa bahay nila, ay ito na lang daw yung bibilhin. Bali, bibili siya ng 1 kilo at matyaga niya talagang hinihintay habang naghihiwa ako. Paglilinis pa lang or pagtanggal ng mga kaliskis at mga palikpik nito, umabot na sa 15 to 20 minutes. Sobrang tigas kasi yung kaliskis, lalo na doon sa may buntot na part. At yung kanyang mga tinik ay sobrang tigas. Kailangan ko pa talagang gamitan itong pamalo ko. Gusto ko sana i-video sila, Chef, bilang pasasalamat sa ilang taon nilang pagbili or pagbalik-balik dito sa aming tindahan. Pero naalala ko na ayaw pala nila magpa-video dahil meron din nagtitinda ng isda doon sa kanila. Katabi lang din nila. Pero sobrang taas doon ang presyo ng mga isda doon, kaya dito na sila bumibili ng maramihan. Halos silang linggo din na walang dala si Uncle Bubong na malalaking isda, kaya ngayon naninibago talaga ako. Medyo nahirapan ako sa pagtanggal ng ulo dahil sobrang titigas talaga ng mga tinik. At ang lalaki pa. Kaya napalaban talaga ng sobra itong aking braso. Dahil sa sobrang lapad nitong isda, malapad pa sa katawan ko. Hinati ko muna sa gitna at kinuha yung laman, yung walang tinik na part. At inumpisahan ko ng hiniwa yung para sa 1 kilo na bibilhin ni Sir. Aside sa 1 kilo, marami na rin naghihintay na bibili kahit mga 2 or 3 hiwa lang daw. Tapos kung maghiwa, naglagay na ako ng para sa 1 kilo dito sa may supot at naghiwa ulit ako para sa kay ma'am na bibili ng 3 or 4 na piraso. Masarap talaga itong talakitok isaba o di kaya iskabeche. Kaya maraming bumibili kahit 100 pesos lang. Yung 100 is mga nasa 3 or 4 na hiwa, yung maliliit na hiwa lang. Kaya naubos kagad yung hiniwa ko, ayan, maghihiwa ulit ako nitong hinati ko lang kanina. Kahit medyo matumal yung pintahan this past few days, alam ko na mauubos ito dahil marami talaga yung nakakamiss na mga ganitong isda. Bago ko pala hiniwa itong laman na part, mga loves, ay tinimbang ko muna kung ilang kilo yung buong part ng laman. So, yung laman is nasa 9.3 kilos, tapos yung ulo naman, dala yung bituka at saka mga palikpik, ay mga nasa 7.5 kilos. Pero, hindi nabibili yung hasang dito at saka yung bituka. So, pagkatimbang ko is nasa 1 kilo mahigit. At ang capital nito ay nasa 220. So, yung binta ko ng laman is nasa 330. Pero yung ulo is nasa 220. So, maraming nagtatanong kung magkano ba daw yung kinikita ko sa isang buong malalaking isda na hinihiwa ko. Bali, dito sa 16.8 na malaking talakitok, yung kinita ko lang dito or naginansya ko is mga nasa 150 pesos. Dahil yung buong kapital nitong ating talakitok is nasa 3,780 plus. At yung nabenta ko lahat-lahat is mga nasa 4,000, pero dahil may mga tumatawad, yung kinita ko sana is mga nasa 200 plus. Pero dahil may mga tumatawad, kanyari 103, 104, 105, 100 na lang. So yun, naiipon pala. Alam ko maliit yun yung kinita ko kumpara sa iba. Pero yung pagnenegosyo namin kasi is gusto namin yung pang long term na babalik-balikan talaga kami ng mga customer namin. Dahil aanhin ko naman yung malaking kita, mahal or mataas na presyo yung benta namin. Pero kapag nakabili yung customer, hindi na babalik. Hindi rin tatagal yung negosyo. Dahil yung motto ko talaga is bahala, ginagmay lang, basta kanunay. Na kahit maliit yung kinikita mo, basta't araw-araw meron. So, okay na talaga yun. Siya, hanggang dito na muna. At isa na namang thank you Lord sa araw na ito. At dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!